Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas. Samahan niyo akong mag-aral dito sa ating unang edition ng book review. Ha, unahin natin ang libro ni Bobby Fischer, My 60 Memorable Games. Maraming salamat po kay Sir Leonardo Jimenez, binigay niya sa akin ito. So ito po ay galing pa sa London itong libro na ito. 60 games ang i-analyze natin, pero unahin natin sa first edition ang first game. At ito ay binubuo ng 383 pages. Pero hindi natin lalahatin ito, ha. Focus lang tayo sa mga games. Game number 1. Ito ay naging laro ni Fischer kay Sherwin noong 1957 New Jersey Open Championship. Okay, pagkatapos nating i-analyze, ipapasok natin yung perspective view analysis ng computer engine, ha? Yung mga corrections, kung ano yung dapat sa bandang huli yan. E4 ang ginawa ni Fischer, C5 si Sherwin, Sicilian, Knight F3, nag E6, pero nag D3. Isa sa paborito ni Fischer na opening ay yung Kia or King's Indian Attack. Pero nagdi-D4 siya madalas, no? Yung Open Sicilian na palagi natin nakikita. Pero kapag karamdam niya ang kalaban niya na malakas sa mga open games, depende yon sa kalaban niya. Nagdi-D3 lang siya, oh. Approaching Kia para hindi siya mapaghandaan sa opening. Knight C6, nag-develop. G3, ayun ang Kia. Magpa-fianchetto. Knight F6. Bishop G2, Bishop E7, develop lang, castle, and Knight B2. Yan ang original formation ng King's Indian Attack. Okay, Rook B8. Nakaporma kagad si Sherwin na kakounter sa queenside. Kailangan kumounter, yan talaga ang key eh. Sa black, kakounter ka sa queenside. Rook E1, develop, nag D6 lang para may control sa E5. At nag C3. Ayun, control sa D4, sa B4 squares. Ganyan talaga yan. Nag B6 yun lang, nagtipid. Dapat daw dito B5 na. Na ang binigay na analysis, pag nag D4, capture, may D5. Okay, na dito, talagang mag-E5 ang puti. Kasi kung kakapture ng D5, pabor yan sa black. Dahil maiiwanan ang puti ng mahinang pawn sa D4. Matatarget yan long term. No? Mahabang target yan na problema ng puti. O kaya dito, mag-E5, tapos knight D7. Good for black pa rin to, no? Okay pa rin ang black dito kasi mag-B4 mamaya, tapos A5, A4, papuwersahin maka-atake sa queenside, mga ganun-ganun. Okay pa rin ang ano dito. Balik tayo, ang black. Pero hindi kasi nag-B5 eh, nag-B6 lang eh. Nag-tipid eh. Nag-D4, ayan na. Sinamantala na ni Fischer na kontrolin ang sentro at nag Queen C7, minarkahan niya ng bad move. Ayan, dapat daw capturein pa rin, capture at D5 pa rin. E5, Knight, D7. Kanina nakita natin naka B5, pero dito konti lang ang diferensya. Basta makuha muna yung ganyan, medyo talo ng isang tempo, pero ihabol na lang. Parang ganun. O, pero hindi kinapture eh. Ang ginawa, nag Queen C7, ayun o. Nag-aabang lang si Sherwin eh, at hindi na nagpaabang, no? Talagang binigay na kagad ni Fischer ang pang-pressure. Sa sentro, E5, nag-knight D5 dito. Okay, iniwasan. At dito, capture, knight E4. Good move. Para yung knight ay i-exchange na sa dark square bishop. Pag nakuha itong bishop, mapapasakamay ng puti ang bishop pair. So, napakalakas noon. At dito nag C4. So, pag C4, medyo nawala daw ang tension ng puti. Kasi iba yung naka C5 pa rin eh. Dapat daw atras lang, Bishop E7. So, at least anytime may capture sa D4, di ba? Kumbaga, hindi pa rin makakampante ang white dito sa sentro. O kaya daw, pwede naman capture na kagad. Yan. Wag lang daw talaga yung C4 dahil maginhawa na ang sentro ng puti. Wala na masyadong problema. At dito, kinapture na ang bishop. Capture. Another good move by Bobby Fischer, knight g5. Yeah, knight g5, pressure sa h7. At mayroong pakay na magda-knight e4. Ililipat yung knight sa sentro para from f3, malilipat sa e4. Mas activated. Talagang mas control ang lahat ng squares. Mas malakas ang knight na labas. Okay? Ang ginawa dito, nag-knight si e7. Minarkahan ulit ng bad move, no? Dapat daw ang tira immediately mag h6 na, paalisin na ang knight, lilipat sa e4 at queen d8. Okay? So, mas mainam-inam pa, maigi pa sa black.
Pero ang ginawa dito, nag-knight c7 at good move, queen c2. Threatening Machias. O ngayon, ang pinangharang dito, nag-knight g6 para maiwasan yung Machias. Pero may sinasabi dito, kapag nag-f5 yan ang pinangharang, bad move din daw. Kasi pag nag-queen e2, double attack. Babagsak ang pawn sa e6 o kaya ang pawn sa c4. At kung mag-g6 naman dito, may knight e4, atakihin ng queen, na kapag umatras queen d8, may bishop h6, rook e8, then queen d2. Makokontrol ng white ang dark squares na mahihina sa black. Weak kasi yung dark squares eh. Okay? So, yun talaga ang mabigat dito, no? Kasi naka-queen c2 na eh. Knight g6, balik tayo, nag-h4. Gusto ni Fischer paalisin ng knight, mag-h5. At dito pinigilan ni Sherwin, nag-knight f6 para kakapturin lang yung h5. At dito naganap, inilabas ni Fischer ang pagka-genius niya, mga kamatsas. Pakigess nyo po ang genius move na ginawa. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Knight takes h7. Sacrifice na ang ginawa. Malupites. Yan na pala. Knight ang pinang-capture ni Sherwin. Bakit? Kasi kung king ang pang-capture, napakabilis. Bishop f4, labas kagad ang tubo ng in-invest or sacrifice. Bishop f4, tuhog ang queen, kuha ang tore sa b8. Okay? Hindi makaporma ang knight kasi nga nakapin. Iyan ang mabigat dyan. Kaya dito ang ginawa, nag-knight takes. Pero ang ginawa, diretso pa rin. H5 pa rin. At good move din ang na-realize dito. No? Knight H4. Kasi na-realize dito ni Sherwin, pag inalis niya ang knight, may bishop F4 pa rin, matutuhog ang queen. Eh. Kaya, total, mawawala din naman ang knight. Eh, pangpahina na lang. Pinangwasak na lang niya sa kingside. Knight H4. Good move. Bishop F4. Threat ang queen d8, at kinapture ang knight sa h4. Kasi kung ang kakapture ay tore, ay kakapture dito. May knight takes g2 na pag kinapture ng king, nako, may bishop b7 check, kuha ito, lalabas 2 minor pieces, diba? Tapos weak pa ang light squares, baliktad gagad. So dapat maging maingat tayo mga kamatsas sa bawat sequence, dapat super ingat tayo. Kaya dito, pagka ganyan, kinapture muna yung knight sa h4 at dito nag-rook b7. Bumabawi ng good move si Sherwin. Pasubo ang tore sa bishop. Nag-h6 lang si Fischer. Genius. Hindi nasilaw, hindi na-attract si Fischer na capturein ng madali ang tore sa b7. Kasi pag kinapture, yes, exchange up nga, lamang sa material exchange, pero kitang-kita ang pagkamahina ng light square diagonal. Pag naka queen d5 yan, iyakan time pa yan, napakalakas niyan mga kamatsas. Matsa-matsas yan. May capture pa sa h4. Kaya hindi ko mo pinasubuan tayo ng tore na ganyan, ay kakapturin kagad natin. Depende yon sa position, ha? Baka mamaya maataki, mga ganun eh. Kaya dito, hindi pinansin, h6 lang ang ginawa. Queen takes h4, nakipagsabayan na si Sherwin. Kumbaga, bahala na. Sige, sabugan na tayo ng position. Pero dito, may sinasabi sa analysis na mas maganda raw ay G6 na lang. Tapos ang gagawin ng puti, H5. Pupwersahin talaga ni Fischer punitin, no? Mag-G5, tapos ang gagawin ay Bishop E5. Yan. Sabi dito, stays a pawn ahead with two bishops. It might still be a fight, though. May though pa sa huli, ah. O, yun. Oh, may laban-laban pa raw ito eh, kung ganito eh. May laban-laban pa ang black ibig sabihin. Pero, oh, balik tayo. Oh, yan pala ang mahirap pagka ganitong actual board, no? Minsan hindi ko nababalik yung ibang piyesa. Hindi ka gaya sa computer. Balik-balik lang, kaya. Oh, okay. Balik tayo dito sa H6. Ang ginawa dito, queen takes H4. Kumapture sa G7. King takes G7. Ayun, na-pressure kagad si Sherwin. Bad move daw yung kinapture kagad. Dapat daw ang tira ditong malupites ay rook d8 lang. Iwas lang. Ayun. Tapos magbibishop g3. Queen h6. Tapos queen e2. Yung threat lang yung pawn sa c4.
Okay. So, okay-okay pa to sa black. Na talagang huwag mo nang capturing yung pawn sa G7. Bakit? O ito kasi difference. Tingnan natin ha. Ito difference eh. Nung kinapture ang pawn sa G7, kinapture na king takes, at dito naka-rook E4. Nagkasunod-sunod ang delubyo ng atake. Rook E4, threatening bishop E5 check, makukuha ang queen sa H4. Malupit. Matindi yung rook E4 oh. Kaya queen H5 umiwas, at dito another good move, rook E3. Okay, para mag-rook G3 or rook H3 muna, atake sa queen pag umiwas, rook G3. Maku-queenless. Malupit si Fischer ah. Ang ginawa, nag F5 dito at rook H3, atake muna, queen E8. Yun naman ang purpose ng F5 dito ni Sherwin, para yung queen makasagad ng takbo sa E8 at nag bishop E5 check, ang tutulis ang bishop. Knight F6, hinarang. Ayun. So dito, dapat focus pa rin sa pinaka-goal na atake. O, kanina pa tong tore, o, nagpapapicture na dito. O, hindi pa rin kinakapture. O. Bahala ka dyan. Nag-queen dito muna. Good move by Bobby Fischer. Sa isip niya, sa'yo na yan tore mo. Hindi ako masisilaw dyan. Ano ka? O, nag-queen dito, may paparating na queen G5 check. Or queen H6. Yan, ang dami na paparating. Sari-sari na, no? Nag-king F7. Iwas. Talagang under pressure na si Sherwin. At dito, nag-queen G5. Atake sa knight. Dinepensahan ng queen. At dito, sige, ipapasel ko uli sa inyo. Ano kaya dito ang pinaka-mapuwersang way na hinihingi para talagang super lamang ang white? Sige ha, sa ilang sandali lang, tutuloy uli natin. Start! Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes ang ginawa ni Fischer. Yan. Nung ako nag-analyze ng puti dito, ito yung tinira ko eh, rook H6. Pamwersa. Kasi pag umalis ang knight, eh wala eh. Alam mo, knight G4, may queen G6 eh, matchas eh. Yan ang purpose eh. Yan. Pero tingnan natin sa computer engine na sa end part kung ano yung tira dito. Na mas mabilis. Pero ito, winning na rin naman. Kinapture lang, capture, at nag-rook H7 check. King E8, kinapture lang ng simple. Ayan. At kinapture. Ito na kinapture, oh. Yung tore sa H7. Kasi pag kinapture ang queen, eh, sisimplihan lang ng capture doon. Eh, wala na. Isang tore lamang, eh. Talon-talon na, wala ng kalaban-laban. Para kahit pa paano, may laban-laban pa. Yan ang ginawa. At nag-bishop C6 check. Dito, nag-resign na si Sherwin. Sana natuto kayo mga kamatsyas. Bukas ay i-review natin ang game number 2. Ang kalaban niya ay si Larsen. Nangyari noong 1958 sa Porto Rose. Ayan, Sicilian Dragon ang kanilang laban. Aaraw-arawin natin ang editions na ito. Paki-like and share para mas marami pang mga kababayan natin ang matuto. At mga chess players, mga aspiring masters na gustong gumaling sa pamamagitan ng librong ito ay makakuha tayo ng mga kaalaman na nanggaling kay Bobby Fischer, na tiyak ko makapagpapalakas at makapagpapa-improve sa ating paglalaro. Maraming salamat po mga kamatsyas. Pasok naman tayo sa computer perspective view. Okay, ngayon naman ay ipapasok natin sa with computer engine kay Stockfish. Simulan ko ulit sa pinakauna mga kamatsyas ha. Mabilis na lang to kasi nakita na natin eh. E4, C5, knight F3, E6, nag D3, kiya, knight C6, G3, knight F6, bishop G2, bishop E7, okay pa yan, castle, knight BD2, rook B8. Ayan, sa computer engine, ang gustong itira ay D5. Okay, yan na ang much better kumpara sa tinira ni Sherwin. Pero nag-rook B8, rook E1, D6, ayan, sa computer, D5 pa rin, mga kamatsyas. Para kung mag E5 man, eh magda knight D7. Yan na talaga sa panahon ngayon, ang palagi ang nangyayari. Marami ng ganitong laban na nakita ko. Yan. Okay, parang ano, tumalon tayo from 1957, dito tayo ngayon sa 2023 with computer engine para ma-maximize natin. Balik tayo, nag D6 si Sherwin, nag C3, okay pa yan, B6. Ayan, sa Stockfish, H6 ang tira nyo. Pero kanina sa libro, sinabi B5 daw. Okay pa rin ang B5. Okay?
O, balik tayo sa B6, nagtipid. D4. Ayun, pag D4, oh, hindi na i-record pala dati. Kasi 1989 ang ginawa, A3. O, mas nauna yung 1957 sa 1989. O, naging laro pala ito, A3. Ba't hindi na record tong D4 sa opening database ng Leeches? Ano? So, lumalabas pala ang novelty yung A3 noong 1989. Queen C7, E5, at nag-knight D5. No, kapansin-pansin biglang pag-angat ng evaluation bar. Dapat daw tira, capture na lang, D takes, bago mag-knight D5. Ayun. Kasi sa game nangyari, kinapture yung bishop sa D6, di ba? Yun na nangyari. Okay, balik tayo. Yun pala difference. Knight D5, nakinapture naman ni Fischer sa D6. O, sa panahon ngayon, kung kay Stockfish, tapos kagad ang laban, C4 lang. O. Tatakbo knight, persado sa B4, tapos kakapturein ang pawn, bishop takes D6, tapos knight E4. Ayan. Ang laki na lamang ng evaluation bar. O. Tapos mag-A3 na ang knight pupunta sa A6, nasa gilid. So, hindi masyado magagamit. Okay? Ang laki ng lamang, oh. Mag-A3 na, mamimisplace yung knight sa gilid, eh. Compared sa D5, eh, malilipat sa A6. Yun ang mga matinding realization. O, pero, kinapture. Ang pawn, capture, knight E4, C4. O, dapat daw bishop A6. Ayan. Pero sa book, ang sinabi, bishop E7, at nakita ko rin doon, may C takes D4. Pero ito palang C takes D4, may C4. May ganyan, no? Pag umatras, may capture eh. Capture and bishop F4. Oh, iba na talaga sa panahon ngayon. Ha? Iba na talaga. Malupites. O, balik tayo. O, pero nag C4 dito, kinapture, capture, knight G5, knight CE7. Ayun. Pareho lang sa libro at sa computer engine na H6 kagad ang tira, paalisin kagad ang knight. O, pero nag knight CE7, queen C2, knight G6, H4, good move. Oh. Sa pull kay Stockfish at kay Fischer. Noong araw pala, mala Stockfish na tira ni Fischer. Ah. Knight F6. Ayun, oh, dito. Oh. Kinapture, di ba? Ito naman, sa Stockfish naman, knight E4. Yun lang. Bakit ganun? Hindi nakita yung tira ni Fischer na knight takes H7? Oh, ganun pa rin naman halos ang evaluation bar. Ah. Capture, then H5. Pero tira ni Stockfish, knight E4. Bakit kaya? Na kapag kinapture, bishop takes. Meron kasing H5 na paparating at may bishop F4 pa rin. Oo nga, no? Tapos pag nag F5, bishop G2. Bishop B7, iba kay Stockfish. Hindi niya nakita yung knight takes H7. H5. Oo. Tapos knight E7. Sige po mga kamatsa, sa pakitry nyo sa inyong mga computer engine kung nakita yung knight takes H7. Bakit dito kay Leeches, Stockfish, hindi niya nakita. Mahiwaga. Mahiwaga tira ni Fischer. Ah. Hindi nakita to, knight takes H7. Eh halos hindi pa rin naman nagbago evaluation bar. Aba, may hiwagang nangyari. Ah. Okay, capture, H5. Yan, bishop F4. O sa computer engine, queen E7 na lang daw. Improvement kaunti, capture, rook B7, H6, ayan, pero kay Stockfish, bishop E4 ang tira. Papatirahin ng F5, tapos ha, kakapture rin, capture, and F3. O, medyo complicated ang version nito. Papakapture ang H4, tapos queen H2. Yan ang sa panahon ngayon. Magulo pero accurate. O, diba? Ang difference ng panahon ngayon sa 1950s level of game. Okay? O masarap eh, no? Masarap mag, ano eh, mag-muni-muni para kang bumalik sa time machine na pumunta ka sa kasalukuyan. Diba? Okay, dito. Ayun. Sa libro, ang sinabi, rook D8. Kung inyo pong matatandaan kanina, no? Pero, kay Stockfish, rook E8. May mga diferensyang kaunti eh. Okay, kinapture, rook E4, queen H5, rook E3, sakto yung rook E4, oh. Computer engine moves. F5, bad move, dapat daw E5, yan. Pero lamang na rin, rook takes E5 na rin eh. Wala na, super exposed ang black king. F5, rook H3, ayun. Oh, sakto na kay Stockfish. Queen G5,
Queen E7, ito yung kanina mga kamatsas. Ito, inanalyze ko sa board talaga. Hindi ko ginamitan ng engine. Tama, ang tira ng Stockfish. Rook H6, pareho kami. Ayan. Pero dito kasi, kinapture ni Fisher. Halos ganun pa rin naman, winning naman eh. Marami ng ways. Ayun, kinapture. At dito, nag-resign na. Kasi, kapag nag-Bishop D7, may Queen takes E6. Okay mga kamatsas. Yan po, no? Itutuloy natin ito. Bukas mayroon ulit tayo para tayong babalik sa 1950s. Babasahin natin, loloob tayo doon at babalik tayo sa 2023 using Stockfish computer engine para makombine natin at maikorek yung mga lines na na-miss noong araw. Ano yung mga improvements para ma-maximize natin yung mga lessons na makukuha natin sa mga legendary books. Ang ganda nitong libro na ito mga kamatsas. Kung kayo ay may mga legendary books, yung mga talagang kilala, matindi, padala nyo sa akin, re-reviewin natin. Iisa-isahin natin yan. Ha? Maraming salamat mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.